Sanchez for Brassard. Ahly! Sanchez for Brassard. Ahly! Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Masayuki ito naging prangka at nagbigay ng payo kay Junto Nakatani. Balak na paglabanan ni Bob Arum itong parihas undefeated world champion Junto Nakatani at 4 world division champion na Oya the Monster Inoue sa taong 2025. Ngunit prangka namang sinabi ni Treasure Boxing Promotion Head Masayuki ito, ayon sa kanya ay hindi pa kakayanin ni Junto Nakatani itong the Japanese monster na Oya Inoue kung sakaling labanan niya ito. Bago niya daw labanan itong si 4 world division champion na Oya Inoue, ay labanan niya muna itong si former 3 world division champion Cuadro alas John Riel Casimero, para masubukan ang tibay at lakas nitong si Junto Nakatani, dahil kapag si Cuadro alas ang kakalabanin niya ay doon mismo malalaman kung kakayanin niya batalunin si Oya Inoue. Ayon kay Masayuki, ito ay palagan niya muna si former 3 world division champion Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero, sa 122-pound super bantamweight division bago niya tuluyang harapin ang tinaguriang the Japanese monster, na Oya Inoue. Hanggang sa ngayon ay tahimik pa rin ang kampo ni Junto Nakatani sa inaalok ni Masayuki ito ng Treasure Boxing Promotion. Kung sakaling maikasa ang laban ng Junto Nakatani versus John Riel Casimero, sino kaya ang babagsak at sino kaya ang mananaig? Dagdag pa sa ating mga balita. So pagkatapos nga tibagin ni WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Sa round 1, itong si Vincent De Aciro Astrolabio, ay tila naging daan ito para itong si Junto Nakatani ang nakahanay na naman na gusto makalaban ni former 3 World Division Champion, Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil alam naman ng karamihan na ang laban ni Oya Inoue versus John Riel Casimero ay medyo malabo na mangyari, dahil talagang hindi pinapansin ni Oya Inoue itong si Cuadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero kahit ano pa ang gawin niyang pagpapapansin dito. Ngunit ang laban ng John Riel Casimero versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si John Riel Casimero, ay magiging champion sa 122-pound super bantamweight division, kung sakaling iwanan na ni Oya Inoue ang kanyang titulo na hawak sa super bantamweight division, ay pwede nang upuan ni John Riel Casimero ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Oya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga Hapon, kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga Hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si John Riel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si John Riel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 world division champion Cuadro alas angas ng Pinas itong si Junto Nakatani. Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga bakalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and it goes with a knockdown, scored with a right uppercut. Oh! A straight left hand! Oh! Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.